Mr. Tony Lopez, oras alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan, kasama si Nalakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdamin Bayan. Bakit parang nandidiri ang mga taga Department of Transportation na nabanggitin ang pangalan ng mga lokal na gumagawa ng jeepney, ha? Yung di man lang mabanggit yung Francisco Motors, Sarao, Amante, Melford. Abay, sabi po mga habigan, ha? Oy, good morning nga para sa mga jeepney drivers, ha? At taga Supreme Court, nakapending ang kanilang petition sa na TRO, ano, ha? At siyempre, yung mga taga Senate Bureau of Investigation, na abay, ang sabi po mga habigan ni hindi naman daw ano, puro made in China ang bibilhing mga modern jeepney. Ayan, abay, bibili rin daw naman sa ano, sa pwede rin sa Japan o kaya sa South Korea. Eh, ang tanong natin eh, bakit ayaw nila ng locally manufactured na jeepney, ha? Eh, sila naman ay nag-co-comply na, Mr. Leonardo Sarao, Mr. Elmer Francisco, ha? Bakit kaya? At alam nyo ba, Camo di Floranda, ayan, nakikinig ba kayo? Abay, sa lahat ng mga Marble Bena, at sa lahat po ng mga operators ng jeepney at mga jeepney drivers, alam nyo ba na mas mahal pa pala, mga kuya? Mas mahal pa yung imported na minibus. Ayan, yung tinatawag nilang modern jeepney kaysa bus ng yuto na ginagamit ng, ayan, katulad sa inyo, parang Jaime. Ayan, Jaime Chua ng jackliner. Kuyang Omer ng mga Jama Liner. Abay, maniniwala po kayo mga habigan na bakit ganun napakamahal yung mga minibus na binibili ng ano ng mga taga DOTR o kung sino mang grupo na hawak nila. Abay, alam niyo ba mga habigan na ang di ba sinasabi nila na yung mga modern jeep ay nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Ito po mga habigan ay ibibigay o kaya iloloan sa mga miyembro ng kooperatiba. Samantalang ang brand new mga habigan na yutong bus na ginagamit ng mga bus companies parang jackliner mga habigan ay nagkakahalaga lamang ng 815,000 hanggang 942,000 pesos. Wala pang 1 million. Ano meron? Yusek Ortega, ha? Yusek Batan, ha? Chairman Chupilo Guadis, ha? Abay, bakit mas mahal pa yung mga ini-import ninyong mini bus na tinatawag nyong modern jeepney kesa mga bus na ginagamit po ng mga bus company mahabigan? Yutong, ayan, kilalang kilala yung yutong bus company mahabigan. Bakit? Ha? Bakit ganon? Anong meron? Damdamin Bayan. Ay, naku, talaga maraming milagro, maraming negosyante yata, ha? Ayan, may mga commissioner na ba? Kaya siguro, alam po nyo, kilala natin ito si Secretary Jimmy Bautista ng DOTR. Matino yan. Kaya lang, Mr. Secretary, ha? Abay, siguro, tingnan nyo mabuti, baka Nacho Bibo na rin kayo. Eh, lalo naman ang ating Pangulong Marcos Apo Lucas Bersamin. Ayan,
sa halip na tulungan ang mga maliliit, ginigipit. Ayan, ano man 'to nangyayari sa ating bansa, ha? Sa tulungan natin, sa halip na tulungan natin ang local industry, local manufacturers, abay mga imported pa ang gusto nilang bilhin mahabigan, ha? Bakit? Pagka may importasyon ba talaga, may komisyon? Daming bayan. Sino na ba yung mga Secretary Jimmy? Ayan, sino na ba yung mga bumiyay sa China, ha? Na nag-tour dito sa manufacturing company ng modern jeepney na tana, minibus. Talaga namang pinapahirapan din ang mga maliliit, ano, ha? Sarip na tulungan na. Abay, anong sinasabi ni Yusek Ortega, ha? Abay, di ba sila naawa sa pamilya ng mga jeepney drivers after January 31 daw? Chief Justice Alex Gismundo, ayan, abay, wala, di na sila pwedeng bumiyak, kulorum na sila. At yung mga drivers daw na, ano, na jeepney drivers, Calando Marquez, ayan, pwede na doon mag-aral sa TESDA. At mag-aral na kung anong gusto yung negosyo o hanap buhay. Tingnan nyo nga ano, na magaling, ano, ha? Alam po itong, nga pala, Chief Justice Alex Gismundo, sir, ha? Ayan, paano ba dinidesisyon ang mga petition ng for TRO dyan sa Supreme Court? En banc po ba ito o sa division? Idol Justice Maydas Marquez, ha? Idol Justice Magaerlan. Ayan, pagka TRO ba, sa en banc ba ito o sa division lang dinidesisyonan? Daming bayan. Ay, naka talaga, buhay-buhay, Pilipino, pinapahirapan ng kapwa Pilipino, ha? Asa nang ease of doing business dito? Ay nila maging entrepreneur ang ating mga maliit natin mga jeepney drivers operators. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deyo Makalma. At siyempre maganda umaga pala sa mga negosyante natin. Ano, ha? Abay, alam niyo po ba, mahibigan, na ang mga negosyante pala, Mr. President, ha? Abay, Secretary, Finance Secretary Ben Gigolo Jokno, abay, ang sinasabi po ng ilang malalaking businessmen, abay, wait and see daw po sila ngayong taong 2024. Ganun ba? Abay, akala ko ba robust ang ating economy natin ngayong 2024, ha? Ang sinasabi po ng isang businessman, mahabigan, madami daw uncertainties ngayong taong 2024. Kaya yung mga negosyante, parang nagdadalawang isip po, mga kuya, mga misis, kung sila ba ay mag-expand, lalakihan yung kanilang negosyo, o maghihintay muna. Ayan. Kasi nababahala sila, of course, doon sa nangyayari sa Ukraine, ayan dyan sa Israel, at naku, eto pa sa Taiwan. hagip tayo dyan sa West Philippine Sea, ha? At siyempre yung El Nino, mahibigan, ha? El Nino, ha? Ayan ang isa pong pinangambahan ng mga negosyante. Sinong may sabi niyan? Abay, ang ninong, ayan, ninong Don Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Daming bayan. Ano pang mga init na issue natin? Oy, mga kuya, mga misis, ayan, malapit-lapit na ang piyesta ng Quiapo, ha? Ang piyesta ng posisyon ng itim na Nazareno. Abay, mamaya may makausap tayong si Father ba, makausap natin na Malu o Miss Nicole o mga ihos. Abay, paano kayang gagawin ng mga deboto ngayon? Oy, kabayan na ulit ni Castro. Ayan, ikaw ba, kabayan, sumasali pa dito sa ano, sa posisyon ng itim na Nazareno. At si Kuyang Justice De Quiros ng Court of Appeals, maging si Justice Max De Leon,
Abay, amang ito po mahabigan ay deboto rin ng ano ha, ng Blaka Nazarena dyan po sa Quiapo, Manila. So yan po ang ating alamin mamaya. Pero ang sabi ng Manila Police, si Colonel Ibay, abay magtatalaga daw po sila mahabigan ng ilang libo, 15,000 na mga pulis ha, para palang pangalagaan po ng 13,000 na pulis ha. Ayan, para po itiyakin ang kaligtasan po ng mga deboto ng Black Nazarene. Abay, 2 milyon mga kuya ha. Mga 2 milyon ang kanilang inaasahang kasama po mahabigan dito sa siyempre ha, dahil sa tawag nito, dahil sa pandemic, abay ngayon lang po sila makabawi. Ayan, sa kanilang panata sa itim na Nazareno. Daming bayan. Standby, Leta Narciso. Anong latest mula kay Pangulong Marcos ngayon? Ha? Abay, nabang bigat na Mr. President. Sandali lamang at nasa ating linya na ang Hijos de Nazareno. Ano bang tawag sa kanila? Ha? Abay, mga kuya, asan yung ating ano rito? Ha? Yung background sa Nazareno. Abay, alam po niyo mahabigan ni kanya-kanyang ano talaga eh, ha? Kanya-kanyang panata, mahabigan, kung sino po ang inaakala nilang nakatulong sa kanilang buhay. Ayan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alamin nga natin ang mga dapat asahan. Ano po ang patakaran ngayon? Ano po ang guidelines para sa mga deboto ng Black Nazarene? Nasa ating linya ang advisor ng Quiapo Church for the Feast of the Black Nazarene, si Mr. Alex Irasga. Ayan, para po sa mga deboto ha, ng Black Nazarene, makinig po kayo. Mr. Alex Irasga, sir, magandang umaga po sir at Happy New Year. Magandang umaga po, Mayor Lakay. Happy New Year po. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig sa Damdaming Bayan. Ayan, magandang umaga po, Mr. Alex, sir. So, una po, ano nga po ba ang patakaran? Dahil siyempre, alam po natin yung mga nakita natin sa mga deboto ng Black Nazarene, gusto nilang masilayan o kaya mahawakan o kaya yung kanilang mga panyo o kaya tuwalya ay maipahid po sa Black Nazarene at ito po ay kanilang itatago. Hindi na po ba pwede ito, Mr. Alex Irasga, sir? Pwede po, Mayor Lakay. Yung pong mga kaganapan ng kapistahan bago ng pandemya, mm-hmm, lahat po yan ay mangyayari. Mm-hmm. Yun pong meron ho tayong paghila ng lubid, meron ho tayong pagsalya, meron ho tayong pagpahid ng panyo. Yun yung tinatawag nating pahalik o pagpupugay for 2 to 3 days sa grandstand. Lahat po yan ay mangyayari. Mm. Ang malaki lang hong na parang pagbabago. Opo. Ay ibabalik ho natin sa nakagisnan. Nung hubang kayo ay mga teenager pa, Mayor Lakay. Opo. Na ang imahin ay nag-iisang nakikita sa itaas ng andas. Mm. At wala hong ibang tao na nakapalibot sa kanya. Yun lamang po ang malaking pagbabago. Pero pagsisikap na makahawak sa imahin. Mm-mm. Yung imahin po ay nasa grandstand. Mm-hmm. Mula ho, hindi ako nagkakamali, mula ho a 7 ay nasa grandstand na po yung yan hong ating imahin. So yun hong ating pahalik ay mangyayari lahat po yun. Mm-hmm. Yun hong lubid, may lubid pa rin ho tayo. Ang ipinapakiusap lamang po ng ating simbahan, opo, sa pagkakataong ito ay yun hong wala na ho sanang sampaan, mm-hmm, sa andas. Opo. Meron ho, opo, yun lamang po ang ipinapakiusap. Para ho maiwasan ang mga aksidente, ang mga nasusugatan, minsan may pumapanaw pa ho. Mm-hmm. Dahil sa hirap ng pag-akyat sa
andas at nagkakaroon ng aksidente. Mm-hmm. So yun ho ang pinapakiusap. Piyesta po ang Enero Anuete. Mm-hmm. Hindi ho dapat ito pagpipighati. Dapat ho ito ipagdiriwang. So gusto ho nating mas maging masaya ang lahat sa pagdiriwang. Kaya ho ipakikita ho natin ang senyor sa ibabaw ng andas na walang ibang kasama liban sa kanyang sarili. Mm-hmm. At yung maliwanag na maliwanag po yung ating karosa. Mm-hmm. Kaya ho wala ho itong makakasampa doon ho mismo sa pinakataas po ng ating senyor. Pero mm-hmm. sa baba po niya, yun ho bang lower portion ng andas, meron ho tayong mga alpedon na mga ihos sa kaliwat kanan niya para ho matiyak na wala ho makakasampa sa andas sa buong proseso ho ng posisyon. So nung una pala sir, walang umaakyat sa andas. Kailan ba kasi nagsimula? Bakit pinayagang umakyat sila sa andas itong mga kababayan natin, mga deboto? Para hong nagsimula yan, ito na lamang pong mga dekada 80. Mm-hmm. Ayan. Gawa nga ho ng ang layunin ay protektahan yung imahin dahil nga ho may mga unti-unting umaakyat. Opo. So nagkaroon na ho ng umaakyat na permanenteng nandun sa taas para mm-hmm. nga ho walang makahawak. Mm-hmm. Alam mo ninyo yung ang katotohanan nito, Mayor. Opo. Sa realidad no ng prosesyon, ng traslasyon. Mm-hmm. Bihira naman ho ang nakakaakyat talaga sa andas. Kasi kami lamang pong mga ihos ang nakakaakyat dito. So, yun ang maraming nakikita ninyo tuwi-tuwi na. Mm-hmm. Mga ihos po yan na ang layunin ay protektahan ng imahe na huwag maakyat. Mm-hmm. Pero matapos ho ng prosesyon, ako maaawa ho kayo sa imahe dahil no, napapasa ng tubig, napapasa ng pawis. Yung kahoy po nito, hindi naman ho ito bago kahoy, lumang-lumang kahoy na po ito. Mm-hmm. Kaya ho medyo nabubugbog na rin ho yung imahin, kaya napagpasya ng simbahan. Protektahan na yung imahin na wala ng tao mm-hmm. na nasa taas, doon na lamang po sa baba. Kaya po nagkaroon ho ito ng enclosure, Mayor, ngayon na salamin. Bulletproof daw. Para ho walang makakalapit talaga. Mm-hmm. At saka siguro pag lumalakad na, dapat talaga huwag nang gagalawin, huwag nang aakyat doon. Ano po ha? Total, may pahalik naman sa ano, sa pagdating mismo sa simbahan o sa may Quirino Grandstand. Siguro doon na lang. Huwag na pagka lumalakad ang posisyon. Tama po kayo, Mayor Lakay. Ang totoo po dyan, ang atin pong imahin, 24/7, 365 days, nasa simbahan po ng Quiapo. Mm-hmm. Kung gusto nating mahawakan, tayo ay may mga kahilingan na ipinapanalangin. Opo. Eh pwede ho natin puntahan doon at bukod pa nga ho dito sa pahalik sa ating grandstand, mm-hmm. eh pwedeng-pwede po. So pinapakiusap lang naman po natin dito ay yung mawala ho yung sampahan sa andas. Pero yun hong pagbayad ng panyo, eh mangyayari po yan. By the way, Mayor, bago ko makalimutan. Opo. Doon po sa mga gusto pa rin talagang makahawak, pinagpasyan din po ng simbahan na yun hong krus sa gawing likuran ho ay nakalabas ho ito. Mm-hmm. So kung talagang marubdubo ang pangangailangan ng isang deboto at ng isang iyos na makahawak ho sa imahen, yung hong krus ay nandun sa likuran. Mm-hmm. So pwede ho nilang mahawakan yun, mapahiran. Para ho sa kanilang pangangailangan. Pero alam po niyo, Mr. Alex Irasgasen, parang nakatakot pa rin yun eh. Eh siguro totally huwag nang siguro ikaw. Yun ang pinaka-maganda, Mayor. Tama po kayo dyan sa inyong tinuran na Mayor. At umihingi ho kami ng tulong sa pamamagitan ninyo, sa ating mga kapatid sa media, na tulungan po kaming mahiling, maipaliwanag sa ating mga deboto at nananampalataya na sana iwasan na natin yung pagsampa sa andas at makontento na lamang tayo dun sa paghila ng lupid, sa pagpahid ng panyo doon sa ating pahalik. At kung gusto pa rin nilang sumalya, pwede ho silang sumalya. Huwag na ho nilang pahirapan masyado ang kanilang mga sarili para wala ho tayong masyadong binibilang ng mga ilan pa na sugatan, ilan ang pumanaw. Eh gusto naman ho nating ang bilangin, ilan ang masaya sa pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno. Di ba pa pwedeng i-request sa Manila Police na
i-cordon yung andas po para walang makalapit na. Ayan, totally, tumingin na lang, kumaway na lang, huwag nang lalapit pa, hahawakan. Doon na lang sa simbahan, okay, kaya sa may Quirino Grandstand. Actually, mahirap po ba yun? Meron po tayong mga polis na ihos. Sila ho ang nakalaga na papalibot po dyan sa ating mahal na senyor. Parang hindi naman umagmukhang mga polis. Ang uniforme po nila ay ihos. Pero mga polis na rin po iyang mga yan. Para naman po medyo, alam niyo, nung mga nakaraan ho kasi bago ho nung pandemya, eh nagkaroon ng parang negative na reaction na may mga polis na mas makapal kaysa sa mga deboto. So, ngayon o, sa koordinasyon kay Director Ibay, kay Mayor Lacuna, kila sa atin pong pamunuan ng PNP, ay mas marami po ang mga ihos na nakapalibot sa andas to prevent yun yung mga gusto hong sumampa na wag na makalapit. Doon na lang sa lubid ang mga tao. Ang mga gusto hong nila ay doon na lang sa lubid. Ayun, di ba pwedeng lagyan ng lubid paikot na parang kordo na wag nang lalampas dito. At saka siguro iba rin kasi Mr. Alex Irasagaser pagka nakikita yung mga pulis eh. Kasi kung mga ihos, baka sabihin, mga ihos lang ito. Pero kung mga otoridad yung mga nagbabantay dyan, baka may konting respeto kaya pa at takot ang mga kababayan natin. Sige po, imumungkahi po natin, yes, yung Director Ibay, Mayor, para makonsidera nila. Yes sir. May tansya po ba sila kayo sir kung gaano karami ang anticipated na deboto na dadalo? Kung inyo hong marirecall, 3 taon hong walang prosesyon. Pero kahit to walang prosesyon, daan-daan libo ho ang nagpupunta sa simbahan kahit to may pandemya. So we expect millions of devotees and faithful na dadagsa ho sa grandstand at sa mga misa sa simbahan ng Quiapo. Okay, Mr. Rasgaser, so ano po ang huli nating panawagan ko, apila sa ating mga kababayan, lalo po ang mga deboto ng Itim na Nazareno. Salamat po sa pagkakataon, Mayor Lacay. Yes, ang sir, inihiling po namin sa ating mga kapwa deboto ay pataasin po natin ang diwa ng kabanalan ng pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Senyor. Sali po na maging mahirap ang buong proseso, naway maging kabahagi tayo ng pagpapalakas ng ating espiritual na kalusugan sa halip na magpalakasan tayo ng ating physical na katawan. Yun hong pangangailangan na ho natin sana ay idaan natin sa pagsimba, idaan natin sa panalangin. Yun naman hong mga nais pagpasalamat, bibigyan ho kayo ng pagkakataon sa darating na pista na makita ninyo na walang deboto na nakapalibot sa Senyor. Kitang-kita po sa pagkakataong ito, Mayor Lacay, ang ating mahal na Senyor. So pinapakiusap po sana namin, sundin ho natin ang mga tagubilin na mag-ingat ho tayong lahat, pangalagaan natin ang ating mga sarili. Alam mo ninyo, hindi ho natin inaalis tuwi-tuwi na may banta palagi sa seguridad ang ating kapistahan. So sana ho magmatsyag tayo sa ating paligid. Pinapakiusap po namin na huwag na kayong magdala ng backpack, huwag ho kayong magsuot ng mga kapote na madidilim ang kulay. Sana ho transparent na, huwag na magdala ng payong. Gayon din ho, ang pinakahuli hong pakiusap dito ng ating mga kaparian, sana ho huwag na tayong sumampa sa andas. Sapat na ho sana na humila tayo ng lubid, kumaway ho tayo, magpugay tayo. Ang pinaka-importante ho rito, wala hong bisa ang pagtanaw, wala hong bisa ang paghila kung hindi ho tayo nagsisimba. Ang pinaka-importante ho rito, maging bahagi tayo ng mga misa para ho sa pagdiriwang ng kapistahan. Yun po lamang, maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Alex Irasga. Thank you very much, sir. Ayan, ang chairman po ng Ihos de Nazareno, Black Nazarene. Ha? So yan po mga kuya sa ating mga deboto. At naku, yung alam po natin na yung mga deboto talaga, ha?
Nako, mga lolo, mga lola, at wag na pong ano ha? Wag na pong makipag siksikan na masyado at yung mga bata. Nakot na kalungkot, sana'y maging disiplinado rin po tayo. At sana nga ay walang masaktan, masugatan o mamatay. Kasi may nangyayari po, may namamatay pa eh, hinihimatay, ayan, inaatake, natatapakan, ayan. Sana pa ay maging mapayapa ang pagdiriwang ng kapistahan ng Black Nazarene sa Quiapo, Manila. Standby, Leta Narciso, ano ang ganap sa Malacanang? Ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Good news muna tayo mga misis, mga kuyang ha? At siyempre sa mga lovers, ayan, sa mga coffee lovers, mga mahilig magkape ha? May twin pack na ang James 3+1 coffee mix. Ito may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At ang James 3-in-1 coffee mix twin pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya ito po ay maganda sa ating katawan. Kaya naman napakasarap magkape. Lalo kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, di ba? Ano pang hinihintay po ninyo? Maga James 3+1 na coffee mix ka na. James 3+1 na coffee mix sa twin pack, tulong para may plus ka sa life. Damdaming bayan. Oras sa Chief Justice Alexander Jessa Mundo, alas 8:33. Damdaming bayan. Oras sa Sister L. It's 8:37. Wow, eh. Amin, naghahanap pala sa akin la kayo. Black piyesta ng Black Nazarene yung pinag-usapan natin kanina eh. Talaga ng mga iba naman yung pang nightclub naman yung suot mo. Lakay, grabe no. Hindi. Ang tawag dito ano, ay ano. Ang tawag ano, dyan. Ayoko na nga sabihin. Pati nga. Ayan. May ribbon pa ako dito. Tinakpan ko. Good morning, Lakay. Good morning, Sister everyone. Ayan, Happy you. New Year. Miss you, Lakay. Kumusta naman ang iyong New Year? Abay, siyempre. Tumalon ka pa ba, Lakay? Hindi na. Nanood lang ako ng, ano, ng fireworks display sa kapitbahay. Ako rin, nakinood lang ako, Lakay. Ayoko magsunog ng pera. Wala akong susunoging pera. Inihintay ko yung padala ni Governor Daniel Fernando ng Bulacan na paputok. Wala daw silang nakumpiska. Pero maraming naputokan, ha? Ay, oo nga. Ayan, Kaya iwas-iwas dapat sa paputok. So, hindi ka nagpaputok? Hindi, Lakay. Ay, nag-lusis lang ako. Ah, lusis lang. Ayan. At saka yung mga nagpaputok ba sa loob o sa labas? Ayan. Eh, dapat, Lakay, nasa labas. Delikado para, kapag sa loob ng bahay. Para ay, safe. Bawal naman talaga sa loob ng bahay, Lakay. Ano ba? Ayaw na naman niya. Ikaw oh my talaga. Gosh. 2024 na, Lakay. Ayan. Oh. Ikaw talaga kung ang green kasi na palibasan. Nakasuot ka ng green ngayon. Napaka-green-minded mo ngayon. Ha? Nilulumot yung utak. Ay, good morning sa mga jeepney drivers. Abay, nagulat sila doon sa aking ibinalitang mas mahal pa yung ano, yung binibili ng DOTR na ano na minibus, yung modern jeepney kesa malaking bus na pampasahero, ha? Halos sa kalahati. Abalang yan naman. Alaki naman ang kitaan dito, ha? Bantag mo yung isang ano, yung 'di ba, yung minibus, yung modern jeepney na ipapahulugan sa mga jeepney drivers ay 2.5 million. Samantalang yung yutong bus, ayan na, katulad ng mga jackliner, yutong? Parang Jaime, ha? 'Di ba may yutong lang yung mabilis masira? 'Di ba? Ayan, 3 years lang yata ang life expectancy. Ano 'yan eh? Roadworthiness 'yan eh. Ayan. Yung pero ano ha, ni research ng ating data gatherer yan na Sister L. Aba yung yutong pala ay number 4 or number 5 yata sa mga ano, sa mga quality bus na binibili worldwide. Ayan. Talaga, kasi yung yutong bus pala ka Modi Floranda, ang halaga pala ng yung 50-seater ay 440,000 ano,
$8,019 to $8,602. Abay, itinimes ko ng ano, ng timeis ko ng 55. Eh, aabot lang pala ng ano, ng 440,000 hanggang 473. Ayan. Wala pa kalahating million. Yan ay ano, sa mga good use quotes daw, yung mga boost na ano, na pre-love. Ayan. Pre-love? Sige, diba delikado ano, yung lakay? Kasi ano na yun eh, second pero yung, hand. Pero yung brand new eto. Pag brand new naman. Brand new, ayan, lalabas na 815,000 hanggang 942,609. Brand new ng bus yan ha. Mantaki, kumpara sa ano? Kumpara sa jeep? Sa jeep. Mahigit isang milyon? Ay, 2.5. Abay, yung ipambibili mo ng minibus na ipinagduduldulan ng mga taga DOTR, yung mga nagbabalak ng kooperatiba dyan. Abay, ilan ang mabibiling bus nun? Di, kasi bumili ka ng modern minibus, jeepney. Bumili ka na lang ng bus. Oo, oo. Mas marami pang sakay, lakay. Oo, oo. Yung 2.5 million, makabili ka na ng dalawang bus. Malang eh, yan. Pero narinig ko kanina, lakay, yung interview sa... Sino mong in-interview kanina? Si Ortega ba yun? Oo, si yung Ortega? Welcome naman daw lakay lahat eh. Oo, mm-hmm. At ini-encourage naman daw nila yung welcome mga... pero imported. Pati daw local lakay eh. Welcome naman daw eh. Oo. Lindi nga mabanggit ang Francisco Motors para nandidiri. Saraw mo. Motors, di mabanggit eh, ha? Ayan, abay, hindi, pero hindi rin exclusive sa China. Pwede rin bumili sa Japan at saka sa South Korea. Yan sinabi. Hindi naman daw exclusive sa China. Tanong eh, bakit hindi i-prioritize ang local manufacture ng mga jeepney, ha? Eh, dyan tayo sikat, dyan tayo magagaling. Ano meron? Daming ay, ano yan, lakay? Lakay, your business is our business. Ayan. Ayan ang sinasabi natin, Secretary Jimmy Bautista, ha? Ayan. At anong gagawin ng gobyerno? Pagkakulurom na itong mga 100,000 plus na ano na jeepney drivers, operators. Nakay, napakadaming jobless. Parang kanilang pamilya. Ayan, salip na pag-aaring yung kanilang buhay, pinapahirapan. Gusto pang ayaw nila maging entrepreneur. Ayan, gusto mga empleyado. Ayan, swelduhan na lang daw. Daming bayan. Sige, dito na nga lang sa... Lakay, at least daw kapag naka-consolidate, 24 hours na ang biyahe. Wala na daw pwedeng papaparada ako. Ayoko bumiyahe. Eh, kahit na kooperatiba, sino naman bibiyahe ng madaling araw? Sino ba yung hating gabi? Ay, naka talaga. Anyway, siguro ta kwan na talagang iba talaga pagka meron. Ayan. 2024 na, ganun pa rin. Walang pagbabago. Walang New Year's resolution yung mga yun. Pinagkakitaan na kasi ng dating administrasyon. Mukhang may ano ha. May mga gusto nga magpursige pa rin ha. Ayan. Mukhang sabi na, abay, ano to ah. Ano nga tawag niyan sa English, Sister Anil L? Anil na kay. Profitable. Nakakainis. Akala ko naman kung ano, profitable pala. Negosyo talaga yan. Isang nga naman. Anak ng pusa naman. Doon daw tayo sa kikita lakay. Ganun ba yun? Ang hirap daw kasi maghanap ng pera. kahit na ano, Mr. Cesar Lee, ayan, naintindihan natin pagkahulugan. Ayan, katulad ng kotse mo, alam ko, hulugan yan. Ilang years sa tupe yan? 3 years tupe ano ba? Ano yan? 10 taon, joke. Pero kahit na hulugan yan, hindi naman doble ang presyo. Ayan, may patong. Pero, kumbaga, tolerable, kaya ng bulsa. Ito, only in the Philippines. Saan ka nakita ng... halos doble ang halaga ng modern jeepney sa isang minibus, sa isang bus, pampaserong bus, parang Jaime Chua ng Jackliner.
kakaiba naman ito. Ano? Hindi nila maiisip lakay pagkakakitaan nila isang ordinaryong mamamayan lang. Yung, diba? Maawa na kayo, Diyos me, yung isang kahig, isang tuka nga lang yung iba nating kababayan. Sige. Doon nga lang ta sa Malacanang dahil ang Pangulong Marcos na pursigido. Ayan, pursigido na palakasin pa ang relasyon ng Pilipinas sa Vietnam. At tama lang. At saka, naku, naunahan na tayo ng Vietnam, Sister L. Grabe ang development, progreso dyan sa Vietnam. Lakay. Alamin natin ang report mo, Lakay. Aris number 14. Pupunta ba ang Pangulong Marcos sa Vietnam, Miss Let? At hingi ng tip kung paano nilabanan ang mga Chinese Navy at Chinese Coast Guard. Aris number 14. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin pa ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Ang commitment ay ginawa ng Pangulo matapos tanggapin ang credentials ng bagong ambassador ng Vietnam na si Lai Cai Binh sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pagkakatalaga kay Lai sa Pilipinas, ay maaaring mas lalo pang pagtuunan ng dalawang bansa ang iba't ibang aspeto ng ugnayan. Ipinabot naman ni Lai ang pinakamainit na pagbati sa uspusong pagmamahal at pasasalamat ng pamahalaan ng Vietnam kay Pangulong Marcos. Ang pag-ugnayan ng Vietnam sa ibang bansa ay sinasabing nakabatay sa mga prinsipyo ng pandaigdigang batas na may paggalang sa kalayaan, soberenya, territorial integrity at pantay-pantay na pakikitungo. Bukod sa bagong ambassador ng Vietnam, tinanggap rin ni CBBM sa palasyo ang bagong resident ambassador designate ng Democratic Republic of Timor-Leste sa Pilipinas na si Marciano Octavio Garcia da Silva. Matatanda ang nagkita sila Pangulong Marcos at Timor-Leste President Jose Ramos Horta na bumisita ito sa bansa noong nakaraang Nobyembre. Sa nasabing okasyon, nagbahayag ng commitment ang Pangulo na suportahan ang Timor-Leste sa pag-unlad sa pamagitan ng South-South Cooperation. Lakay? Si Congressman Arnie Tebes, nasa Timor-Leste pa ba? ano ba latest kay Kong? Di ba nila na pag-usapan ni Presidente kung hindi lakay eh. Ano pa ba yung fugitive dito sa amin? Sa side lang. Oo. Di ba siya nang nakita dati si Senator Manny ba? Nag-meet sila doon. Anyway, anong tip naman ng Vietnam sa atin sa pagtutungo natin sa China dito sa issue ng West Philippine Sea? Ang tatapang na mga Vietnamese dyan, ha? Wala pa silang napag-usapan tungkol doon, Lakay. So, ayan, siguro ay bahagi ng mga sinasabing ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kasi di ba, isa rin yung Vietnam, Lakay, sa may claim sa West Philippines, and yet parang hindi naman ganoon katindi sa Pilipinas yung problema nila. Correct. So anyway, ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng anong araw ba nga, Sister L? Miyerkules. Kala ko wala pa so far na inilalabas ang schedule ang palasyo kung anong aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong araw. Wala siyang event sa labas, baka so kapag ganyan Lakay, malamang ay paperwork or private meeting. Okay, sige. Ayan. Okay, maraming salamat. Walang biyahe, ha? Wala pa lang kayo, wala pa. Ayan, okay. Sige, pahinga muna at saka tarbaho muna. Okay, maraming salamat, Miss Let, mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay, at Sister L. Dumb. Samantala, ano naman ang report ni Edwin Duque, Sister L? Nako, Lakay, tatlong lalaki mula sa... Ano daw to? Saan? Kaya mo yan. Ah, okay. Yung mayroon laki nag-riot diyan sa may Caloocan na aresto. Bakit naman kasi sila nag-riot, Edwin? Dagu ka ng mga yan. Riot kayong riot. No? Walang magawa. Wala kayong magawa. Bored kayo. Alamin nga natin kung ano ang dahilan ng riot diyan sa Caloocan kung saan tatlo yung na-aresto, RH23. Edwin Duque, Edwin. Tama, Miss Lynn, Mayor Dreyo. Matapos na ma-aresto kaya in-request na ng Caloocan at Police at tatlo sa liban na suspect sa naganap na rambolan ng madaling araw kung saan may isang tricycle driver na si Jasper Kirul
ng katarungan na bagong Barrio Caloocan ang naging bigla. Nagawa pang magtungo mano sa police station ng kanyang kinakasamang isang witness na si Giselle Dicena. Kaya mabilis na nakilala yung limang suspect at ito'y base na rin sa kuha ng CCTV camera. Ayon dito ang police camera Robert Lacuesta kanina, mabilis nagkasama ng manad operasyon ng precipitated bilang para ma-arresto ang kanyang mga tawahan itong mga suspect na sina Lawrence Aplacador, Alfonso isang alias Mukong, ito pinakalider ng gang, Arnel Reyes, Jason, habang itong si Jason de los de la Cruz ay patuloy pa rin inahanap at ma-arresto rin ang isang menor de edad na si alias Buda. Habang si alias Axel naman ay kasama rin sa mga pinaghahanap ngayon ng mga Caloocan Police. Pag ito'y nangyari, Mayor, nung pagsalubong pa ng bagong taon, kung saan ay sumabay at nagpangabot itong dalawang gang na nagkaroon ng lauri sa palitan ng putok ng baril. Base sa pahayag na isa pang witness na si John Manuela, naipit gabang uno sa gulong biktima sa kadan ng Batangas, Ali sa kanto ng Cavite Ali, at sa barangay 153 na nagresulta ng tama ng matitigas na bagay sa kanyang katawan dahil pinagbubugbog din ito na sa mga magkaroon ng gulo sa bahagi na iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kanina tinignan natin yung biktima, hindi tayo pinapasok ng mga security. Pero kinabirmang patuloy pa rin inobserbahan ngayon sa MCU Hospital sa Caloocan. Yung ba mga nahuli, magkabilang magkalabang gang ba yan? O magkakampe? May mga nahuli ba magkalaban? Ayan, pag isa yung sa selda, doon sila magrambulan sa selda. Ayan, magbubugan sila magdamag doon. Yes. Doon sa magkakabilang gang, may isa rin na hindi kasama ng dalawang nahuli. Pero yung dalawang at large, yun ay magkasama doon sa kabilang gang. Mm-hmm. Kaya napabilis mayor dahil yung kuya ng CCTV camera, kahit yung mga eskirita, ay may nakatingin din si CCTV na lahat ng aksyon na ginawa, pambubugbog, kung paano nila ginawa bugbugin yung mga biktima na nakaputing gisod, ay agad na nakilala at pinatumayan ito na isang witness. Okay. Okay nga ro. Ayan, update natin. Wala pa rin dito sa Caloocan. Opera sa Aros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan. Daming mga walang magawa, mga pasaway. Lalaki nyo na. Ayan. Bagong taon na, di na kayo nagbago. Oo, di ba? Babalikan po natin lang pang report. Standby Christian Manyo. Aba, anong nga gagawin ni Mayor Lani Cayetano ng Taguig Christian? Abay, sasagutin na ba yung mga wala nang bisang yellow at blue card ng mga taga Makati? Wala na daw bisa Yung mga taga sampung barangay sa ano? Embo barangays lakay. Sembo, Rembo, Pembo. Ayan, Rambo. Ayan. Wala na mo Rambo doon. Wala eh. Ba Rambo? Stand by Christian Manyo. At grabe naman yung ano ha? Yung nanloob doon sa isang jewelry store sa Osamis. Walang ano. Pati laman ng ATM. Kinuha. Tinangay. Diyos ko pong mabagay na. Siguro sa kapaparunto ng Netflix. Money heist. Yan tama ka. Yung Berlin. Parang yung Berlin. Oo, lakay. Kaka-arm lang. Pinanood mo agad. Ay, napuyat ako dun eh. Parang kagabi lang yung nag-up. Punong isang gabi. Hindi, ano pa. Matagal na yan. Yung Berlin. Yung Berlin. Yung... tagal na yan. Before New Year pa meron na yan. Before New Year ba yun? Hindi ko maalala eh. Diyan nga ako napuyat eh. Parang kahapon, isang gabi ko lang pinanood eh. Mukhang dito yata na ako ng idea itong mga magnanakaw. Ang hirap mga... lakay eh, no? Kaya tinatignan mo dumadaan sa tunnel. Yung movie lakay na Prison Break, di ba? Ayan. Yung mga kapon na idea dun yung mga preso. Dumb-dumbing. Ay, nakatalaga. Standby, Christian Manyo. Sandali lamang at batiin ko lang ito. Ba, makalimutan natin, ha? Mm-hmm. Happy birthday muna kay Mr. Chris Acosta ng Sandigan 82. Ayan, Mr. Ayan, happy birthday. Alaba tayo dyan. At ganoon din kay Mr. Segundo Juna Castro. O, si Mr. Mayor Jay Vergara. Happy birthday, Mayor.
At si Reggie Katiis. Akala ko Reggie Espiritu na. Or si Miss Kay. Birthday pala ni Miss Kay yes, ngayon. Yes, happy happy birthday, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Alam mo tayong breakfast dyan, Miss Kay. Cheers to more samgyup. Samgyup body ko yan na kay si Miss Kay. Ayan. Kaya pala amoy Koreano na kayo. Kapag ka-stress kami, tara kain. Ayan. Happy birthday, Gemma Balingit. At, Congressman Bahama Mitra, happy birthday. At si Tol pala, birthday ba ni Senator Tol ngayon? Ngayon mismo ang birthday ni Senator. Check mo nga, Raymond, birthday ba ni Senator Francis Tol Tolentino, ha? Birthday ba ni Senator Tol, Kuyang Mayor Mosulcipul Bambol Tolentino? Happy birthday, Senator Tol. At mukhang kasama dun sa top 10, ha? Oo, dun pasok sa, siya na sa survey. Survey ng Okta Research. Ayan. Okay. At shout-out natin lakay si Sir Al Villanueva ng LTO Manila South District. Thank you daw pala, lakay. Mm-hmm. Oh my, binigay ka palang magtsakadamit, ha? Pinadala ko ng kutsinilyo, eh. Ay, ito, sinend ba niya yung picture? Thank you daw. Ayan. Oy, maganda umaga sa mga taga-LTO nga pala, ano, ha? Ay, sige, saka ang tagal naman ng ano ko, RCR ko. Baka ano ko, pakibilis-bilisan nyo. Magdadalawang buwan na yung sasakyan ko. At saka yung mga plaka daw, LTO, Mr. Sino nga bang sa LTO? Si Chief. Si Guadis. Hindi. Ay, hindi. Yung Chief. Ano ba? Si Chupilo naman yan eh. LTFRB ba siya lang? Ano ba yung sa dami ng issue? Hindi ko na alam. Si LTO, si... LTO Chief, wait nga lang. Lakay naman eh. Si... Vigor Mendoza ayun, II. Vigor. Ayan. Vigor Mendoza. Oo, attorney Vigor Mendoza. Bakit ganon? Two ayan, months na. Asek Vigor. Ayan, yung mga plaka, ha? Ayan, lalo't magkakahulian na raw. Eh, lakay, gusto ko nga na maimalinawan sana din sa LTO kung yung ORCR, baka gaano ba talaga katagal ang proseso nun? Dahil ang sinasabi parang hindi ganun ka super tagal. Eh, ngayon, lakay, yung sa akin, mahigit magdadalawang buwan na. Wala pa rin. So, paano ako tatakbo niyan? takbuhan mo. So, yung paano yung sasakyan natin? Nakatenga lang yun. Actually, yung ang reklamo rin ni Attorney Olidi, yung kanyang bagong-bagong Ford Raptor, di magamit dahil walang ORCR. Yung nga, wala pang ORCR. Pero sa mga nagiging malilimutin, ayan, sa dami na iniisip o yan asikaso, yung mga stress out dahil patong-patong pa rin ang problema. Ngayon, pagpasok ng New Year, salim na gumanda ang pananaw. At siyempre yung mga bata, mga misis, ha, na may hangover sa bakasyon, ayan, baka hirap na silang mag-concentrate sa pag-aaral. At si Lolo at Lola, ha, baka nagiging ulyanin lalo, nagiging malilimutin. Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement gawa sa 100% pure and natural Bacopa Munyera. Sabi ni Professor Boy Benesa na namimiss na raw ang kanyang mga estudyante na pagtibay sa clinical studies. Ito ay nakatulong para pagbutihin ang ating memorya at concentration at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert. Ano man nating gawain, trabaho o kay pag-aaral. Siyempre para mabilis ang isip, mag-Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang Brainy Good. Daming bayan. Oras, Sister L. Isang minuto bago mag-alas 9. 2024, na di pa rin close. Oras, Sister L. It's 9:01. O, ano ang latest sa Taguig? Anong sabi ni Christiana? Aba naman lakay. Ang Taguig LGU naglunsad ng 10 telemedicine hotlines matapos ang umano'y biglaang pagsara ng... Ano ba to? Nakakaloko kayo. Bakit? Sino bang gumagawa ng mga Q-sit mo? Di ba marunong mag-construct? Ito, matapos isara ang Makati. Bigla ang sinara ang Makati Health Center sa mga Embo Barangay. Ayan. Ano, paano? Take two. Take two natin, lakay. Kasi ako din medyo na hello-hello ako. Ang Taguig LGU, lakay, naglunsa daw ng 10 telemedicine hotlines. Ito yung after mag bigla ang isara yung Makati Health Center
center sa mga Embo Barangay. Ay, sinara? Sinara lakay. Naku, ba't naman isinara? Sana tinake over na lang. Eh, total, nandun na sa Tagigyan. Mayor Lani, ayan, eh, habang ano, kasi kung isasarin, baka mabulok yung mga gamit diyan. Ayan, 'di ba? Sayang. Di tsaka Lakay Health Centers to may mga gamot, 'di ba? Oh, bakit isasara? Eh kung kailangan, ito ang primary na kailangan ng tao lalo na ng mga matatanda, batang may sakit, 'di ba? Kailangan iano. Alamin natin kay Christian. Alamin natin Gigolo. Na kay kasi umano lang daw eh, umano. Mm-hmm. So alamin natin kung totoo ba talaga ito sa report ni RH8 Christian Gigolo Manyo. Christian. Lakay at Sister L nagbukas at naglungsad niya ng telemedicine hotlines ang Taguig LGU para sa mga residente ng 10 Embo Barangay. Sa anunsyo ng Taguig ngayon lamang, ito ay dahil umuno sa bigla ang pagsasara ng Makati sa mga health centers sa Embo Barangay habang ayaw naman umano nito i-turn over ng Makati sa Taguig ang mga pasilidad. Ang teleconsultation hotlines ay magbibigay ng libreng medical check-up at referral, maging reseta at laboratory request na libre ring makukuha ng mga residente. Ito ay bukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Samantala, sa kaparehong anunsyo sa mga gusto na magpakonsulta ng personal sa doktor, bukas naman ang 31 PhilHealth Accredited Health Centers at 3 Super Health Centers ng Taguig na tumatanggap na ng mga pasyente mula sa Embo Barangay. Matatandaan na una ng inanunsyo ng Makati LGU na wala ng visa ang yellow card at blue card ng mga taga-Embo na ginagamit sa libreng gamot at pagpapa-ospital. Ganun din ang cash gift matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Habang sarado na rin ang mga health centers sa pinopondohan ng Makati sa Embo Barangays matapos naman umanong mag-expire ang license to operate ng mga ito. Para sa kauna-unahan sa Christian, Pilipinas. Yes, Lakay. So paano yung mga taga-Embo Barangays? Yun nga Lakay, ang problema nila dahil bukod sa libreng gamot at pagpapa-ospital na kanilang nakukuha, eh wala na rin visa yung isang card Lakay kung saan naman pumapasok yung mga ayuda na ibinibigay ng Makati para sa kanilang mga residente. Pero Lakay, sinabi ng Taguig, handa naman silang i-extend at ibigay yung mga benepisyo na binibigay naman talaga para sa mga taga-Taguig. Wala bang government hospital dyan sa Taguig? Meron na kaya. Binabanggit ng Taguig, meron silang 31 PhilHealth Accredited Health Centers. At meron din 3 super health centers. Pero na kayo, syempre, itong mga taga-Embo, nasanay din talaga doon sa mga benepisyo na nakukuha nila sa Makati dati. At Lakay, nasa ano to ha, ang residente ng apektado dito, 300,000 lang naman. Wow. Ang mga residente ng Embo, Lakay, 300,000. Mauubos ang gamot ng buong Taguig niya sa mga mga center-center dyan. Oo. Ganong karami, Lakay, health yung center. Residente ng 10 barangay na yan na ngayon ay sakop na ng lungsod ng Taguig. Ayan, okay, siguro oy Konsehal Raul Aquino ha. Ayan, baka pwede mong kalampagin si Mayor. Sino ba ang health officer dyan sa Taguig? Kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa Embo Barangay. Baka naman pwedeng ibigay pa ni Mayor Abby. Huwag namang, tatakbo naman yatang mayor ng Taguig. Ang sinasabi lang kay, sabi ng Makati, gusto man nilang i-extend pa rin para sa mga taga-Embo yung benepisyo, pero hindi na nila ito jurisdiction at hindi na rin talaga pwedeng pondohan ng LGU. Hindi, huwag na lang isipin na, ayuda na lang, tulong na lang sa mga, kapuspalad, ayan. parang gift giving lang. Yes. Mm-hmm. Isipin nila na kunyari Pasko pa rin. Tsaka bakit naman? Wala naman siguro nga bawal doon ha. Magbibigay ka ng charity work ang nagbibigay lang kay, 'di ba, pinagpapala. Ayan, baka sabihin ni bawal magbigay daw ng limos sa mga pulubi.
Anti-mending law. Ba yan? Ano? Anti-fencing. Anti-fencing yung naiisip. Yung bawal magbigay ng limos. May ganun ng batas, di ba? Kung hindi, ikaw pa yung huhulihin. Pero hindi naman nasusunod yan. Ayaw ni Lord ng ganyan. Paano pag gutom na gutom na? Hindi mo man nang abutan, di ba? Anyway... sige, subaybay mo yan, Christian. Ayan. Yan muna lang kay latest sa Girian ng Taguig at Makati para sa kauna-unahan sa Pilipinas CCRH. Ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Hindi kami close. O nga pala, good morning kay former Vice President Jojo Binay, ha? Ay, oo. Vice President Jojo Binay? Nagpa-golf dyan sa Ayala Alabang, eh. Sabi ng mga sumali sa golf, eh. Oh, ang lakas ng Jojo Binay ngayon. Ah, talaga? Naglaro siya lakay? Mukhang tatakbong senador. Kasi graduate na si Nancy Binay. Lumakas. Eh, dati medyo sabi ng kanya inaanak na si Ding Ruedas. Dati mahina na ang Vice President Jojo Binay. Ngayon nakakapalo na ulit. Naka-recover. Thank you kay God, di ba? Yes. Ed Lacson, nagpa-stem cell ba si... Bumagats ba? Vice President Jojo Binay. Aba, lumakas. Gumanda ang katawan. Oh. Ha? Ayan. Congrats sa Vice President Jojo. Good for him. Pero ito hindi good. Dahil meron malawakang brownout sa Panay Island ngayon. Naku, naggagala ito yung mataga Iloilo, ha? Abay, paano na ang kanilang frigidaire? Oo nga, hindi ko na message ang kapatid ko. Yung kapatid ko nakatira dyan sa Iloilo, Lakay, eh. Di bulok na yung mga pagkain sa frigidaire. Yan pa naman, Lakay. Alam mo, marami pa namang mga tira-tira ngayon, di ba? Ay, sinabi mo. Mga buko salad. Paano yung mga nasa opisina? Ayan, naku. Ay, Lakay, ospital. Ayan, importante. Naku. Alam nga ng mga generator yan ng 24 hours. Ilang araw na yan. Alamin natin ang report mula kay Aine Grace Bravo. Aine Lakay. Ano na? Aine. Aine ba ang pronunciation niyan? Aine Grace Bravo. Napaka-social mo naman. Masyado, Lakay. Alam mo naman, nasanay ako sa duty-free shop, eh. Yan, may mga bag na ganyan, mga Aine, ano ba yan? Si Miss Aine. Aine pala. Okay. O, si Gracia na lang. Aine Grace Bravo, maayong buntag day. Ayan. Aine. Yan, lakay niyo at Sir El, magandang umaga. O, anyari dyan sa inyo sa Panay Island? Bakit wala kayong kuryente? Oo, wala pa rin power supply ang malaking bahagi ng Iloilo City, Iloilo Province at iba pang lalawigan dito sa Panay Island. Kasama na rin ang Guimaras Island at saka porsyon ng Negros. Nagsimula yung blackout pasado las dos kahapon ng hapon at ilang consumers nga ang nabalikan ng power supply kinagabihan. Ngunit muli na namang nag-blackout kinaumagahan. Sa Iloilo City, ilang feeders pa lang ng more power na nag-iisang distribution utility sa lungsod ang nabalikan ng power supply. Ganon din sa tatlong electric cooperative sa Iloilo Province. Ayon kay Ms. Joy Fantilaga, na spokesperson ng More Power, nag-request sila sa NGCP ng rotational brownout, ngunit hindi ito pinaburan dahil nga na ayon sa NGCP, hindi pa estable ang grid system. Sa ngayon, 191 megawatts pa lang ang available na power supply sa buong Panay Grace, Island. Aine, yes. Sandali yes. Lang ha, with your indulgence, nasa ating liyan si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo, ha. Ayan na, standby ka muna, Grace, Aine. Mayor Jerry Treñas, sir, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Mayor Jerry. Naputol ang linya ni Mayor Jerry Treñas. Mayor Tom, ayan. Tom and Jerry. Tom and Jerry sila. Lakay 2024 na talaga mga sundot mo. Andyan si Jerry Boy, ay si Mayor May. Ayan. Mabait to si Mayor Jerry. Oo nga. Kaya lang eh. Mukhang na high blood si Mayor hindi Jerry. Siya, hindi siya chill ngayon. Dahil no. Ilang araw na ba kayong walang kuryente, Grace? Miss Aine. Aine. Kahapon.
Ilang days na? Ilang days lang kahapon. Ah, kahapon. Bandang last dose. O, bandang last dose ng hapon. Ayun. Alas dos hanggang ngayon, Miss Aini, wala pa rin. Ano? So, ilang oras na? 2, 3? Oh. 12 hours. So, more than 12 hours. More than 12 hours. Although may mga areas na binalikan ng power supply, ngunit yung mga vital institutions lang muna yung ng more power. Like for example, yung mga hospitals, yes, yung mga government institutions, yan muna yung priority ngayon, sa ngayon. Ngunit majority nga ng Iloilo City ngayon ay wala pa rin power supply. Ay, ni, sandali ha. Nasa ating ngayon si Mayor Jerry Treñas ng Iloilo. Mayor Jerry Treñas, sir, magandang umaga po sa inyo, Mayor. Ah, magandang umaga. Si Deyo po at Sister Sino to? Sino po? Si Deyo Macalma, sir, at Deyo. At Sister umaga. L. Opo. Sister L po, Mayor Treñas. Sister L, magandang umaga. Ayan na, maganda ba umaga nito? Wala kayong kuryente, oo, Mayor. Oo nga, Mayor, kumusta po kayo diyan? Well, you know, nangyari na ito dati ng April 2023 for 3 days, no? Mm-hmm. It's happening again. Wow. The reason is that NGCP has failed to complete the development of the transmission lines from Cebu, Negros to Panay. And the problem will continue unless the transmission lines have been developed, no, and improved. What will happen here is that the RDC is calling for an executive meeting this afternoon. Governor Defensor is calling for a meeting tomorrow afternoon. But I am already calling on our congressmen and senators so that a congressional investigation can be made by the committees on franchise and energy, so that our elected representatives will know what the hell is really happening here in the transmission lines for Cebu, Negros, and Panay. Up to now, since yesterday, a lot of the portions in the franchise area are affected. I called off classes for today because of the brownout, blackout, which was consisting already of the 8 to 10 hours yesterday. It started at 2 p.m. And when I slept last night at 1 o'clock, it was still ongoing, even up to now. A lot of manpower hours have been totally disregarded, and economic losses to the provinces of Negros, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, and Guimaras continue to pile up, no? It is also unfortunate that NGCP does not give regular updates. It seems that NGCP considers itself exempted from the regulations coming from the ERC. So ang ano ko ngayon is really call for congressional investigation made both by the Senate and the Congress. Our elected representative. They are supposed to represent our interests. And as a Filipino, I am calling on them to make this investigation. Kailan daw marirestore, Mayor Treñas, sir, ang power supply dyan po sa inyong siyudad, probinsya? Hindi pa complete, no? There are areas now which are still under occasional brownout. Mm-hmm.
So, Mayor Sir, kumusta po? Ano po yung ginawang action ng Iloilo City para po yung mga may mga ospital po tayo diyan, marami, at yung iba pa pong lugar na kailangan ng kuryente. Ano po yung naging hakbang para po kahit papaano eh habang wala pong kuryente ay makapag-supply tayo lalo na sa mga ospital? The hospitals are being provided for by more power, no? Apo. More power is the distribution company. But insofar as the city is concerned, the city is not a distribution company, nor is it a generation company. We do not generate power. Apo. And we do not have funds to generate power for the whole city. Ano yan? Nasa generation company siya. We have coal plants here in Iloilo. But unfortunately, they cannot come in because of the unstable transmission lines of NGCP. Wala kayong electric cooperative dyan, na Mayor? Sa bagay, electric cooperative? We do not have a cooperative. This is run by private corporation. More power. More power, opo. Okay. Mayor Sir, so ano po yung panawagan sa ating mga kabayan dyan habang hinintay natin ang restoration ng power? I am calling for a congressional investigation. I'm calling on the Senate, Congress, and hopefully through your program, Deo. Yes, sir. On air po tayo. Go ahead, Mayor Sir, sa inyong panawagan. You will also echo what I am calling for. And perhaps you can also call for a congressional investigation. Okay, Mayor. Maraming salamat. Kawawa naman mga kapatid nyo dito. Oo nga po. Kawawa. Lalo na yung may mga bata, may mga sakit, matatanda. Oh. At saka marami nakikinig sa inyo. Opo. Sige po. Opo, Mayor. Mayor Jerry Trenya, sir. Maraming salamat po. Ahayan nyo ito ulitin namin itong inyong panawagan. Opo. Thank you, Mayor. Thank you and good morning, Mayor Jerry Trenya, sir. At chill lang, Mayor. Sabagay, cool na cool siya. Makalma. Tsaka, napansin mo lang kay si Mayor ay mayroon kasing pumuna. Bakit na nag-i-English? Ilonggo, baka pure Ilonggo si Mayor. Di ba hirap sila lakay sa Tagalog. Yan, Ilonggo man to. Ilonggo. Ayan. Kasi ako lang yung mga pamangkin ko, di ba mga Ilongga? Hirap sila. Hirap sila mag- English talaga sila lakay. Talaga. You know. Englishero na may accent. Dummy. So balikan natin si Aini Grace, si Bravo. Aini Grace, nandiyan ka pa. Kumusta ang istasyon natin niya? Di off air, off the air din. Oo, ang Action Radio Iloilo, Miss Aini. Yes, okay naman. may generator ba tayo? Yes. Okay. Yung mga merong may generator, okay yun. Pero mahal naman ang gasolina ngayon kasi. Magtitipid. Natatawa na lang si Miss Aini. Gaano na karami gasolina na gastos niyo? Ilang drum na bang naubos ilang drum ninyo? Na ba naubos nyo? Hindi pa naman naka-drum. Timba-timba pa lang. Akala ko galon-galon. Yung mga maliliit kasi lang ay ng mga negosyante, lalo na yung mga nagtitinda ng mga frozen products, yung problema nila. Umaangal sila kasi what if hindi pa makakabalik sa normal yung power supply. Malaki-laki rin kasi yung ano yung capital nila sa kanilang ano negosyo. Kaya ngayon yung ginagawa nila. Bumibili na lang ng ice. At saka yung ngunit yung problema naman pag naubos yung ice kasi lahat may nangangailangan nun paggawa ng ice kailangan din ng kuryente. Yes. Paano papatigasin nyo, Miss Aini? Yun nga. Kaya yung mga ano yung mga leftover nung ano yung New Year wala na. So, yung pwedeng initin. Pero paano naman yung kailangan naka-freezer lang? Yan lang. Yan nga. So, sa ngayon nga, Lakay Dio, tsaka si Sir L, 191 megawatts pa lang yung available supply sa Panay Island. Yung power demand sa Panay is around 400 to 453 megawatts. So, yun nga, yung hinihintay nga ng mga electric cooperatives at saka distribution utility dito sa Panay Island na sana magsagawa na lang ng rotational brownout yung NGCP para kahit pa paano yung ibang areas na hindi pa hanggang sa ngayon na balikan ng power supply ay
magkakaroon sila ng power supply kahit ilang oras lang. Mm-hmm. Sige, tawagan natin ang NGCP, Miss Aini. Teka muna, Miss Aini. Kung ginagawa ng ano na nga extension ba, power connection or something ganyan, hindi ba pwedeng gawin yun ng ano, hindi mapuputol ang service ng kuryente? Ano nangyari? Ba't hindi nila nagawa ng paraan yan? Yan yung hindi pa maipaliwanag hanggang sa ngayon, Lakay, ng NGCP. Kaya nga naghihintay yun. Sabi ni Mayor Trenias, nagdemand siya ng explanation, ng updates from NGCP dapat as soon as possible o regularly. Ngunit yun nga, hindi pa nakapagbigay ng mas detalyadong paliwanag yung NGCP kung bakit nangyari na naman ito. Yung sabi ni Mayor nga, noong April 27, 28, and 29 last year, nangyari na rin ito. At that time, nangako na yung NGCP na hindi na ito mangyayari ulit. Ngunit nangyari. Parang welcome nga siya ng bagong taon. So welcome sa bagong taon. Okay, maraming salamat, Aine. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss RS number 39, Aini Grace Bravo ng Action Radio Iloilo. Action Radio Ilonggaman to. Ayan. Ilonggaman. Ayan. Oy, maraming salamat, Attorney Reds. Ayun, anti-mendicant silo, Sister. Ayun. Thank you, Attorney. Pares kami nila kayo na lost. Anti-fencing yung naalala ko. Iba, natatawa naman ako dun, Lakay. Parang ang layo nun. Anti-fencing yung bawal bumili ng nakaw. Ayan, pag bumili ka ng nakaw, parang ang accessory doon na may bawal mong kaso lang kayo minsan di mo naman alam na ninakaw kasi katulad ng cellphone. Ayan. Gulat-gulat ka pa face ID ka, mukha mo pala yung nakikita ng may-ari. Siyempre kung segundo mo magduda ka rin saan galing yan. Nga. GSM yan. Ayan, GSM. Galing sa magnanakaw. That's new. Tagal na yan eh. Sa pandinig ko lang. Babalikan natin ang pang mga isis sambay sa ating mga reports. Oy, nga pala ha. May concern nga pala ang mga seafarers sa Maluha. Mm-hmm. Ayan, akala ko naayos na yung problema ng mga seafarers natin. Mm-hmm. 'Di ba inayos na yan ni late Secretary Tutso Ople? Abay, di ba nung pumunta pa sa abroad ang Pangulong Marcos, yan ay isa sa mga pinag-usapan nila, mahibigan, yung kalagayan ng ating mga seafarers. Yan bala kayong kasama yung pagdating sa international standard na pinag-uusapan or iba pa yan? Parang gano'n. Alamin natin mamaya kung makapiling natin mamaya si Mr. Cesar Manglikmota, ang presidente ng ano ba itong kaya mo yan, Lakay? Grupo na Association of Maritime Institutions. Ayun, mga seafarers, ha. Ayan, siya ang presidente ng PAMI. Ayan, ito regarding the Magna Carta of Seafarers. Naku, ha. Mm-hmm. Alam mo naman ang mga seamen natin, mga OFWs yan na limpak-limpak na dollar. Actually, din ang malakas talaga sila, Lakay. Nire-remit sa Pilipinas, sa gobyerno, sa pamahalaan. Malakas sila kumita, Lakay, di ba? Malaki ang kanilang ibinibigay na ano sa atin. Sige, babalikan natin yan. Mamaya mga habigan para sa mga seafarers at sa pamilya ng mga seafarers at para sa mga estudyante ng maritime education. Babalikan natin yan. Oras, Sister L. It's 9:26. This oras, Sister L. It's 9:31. Yan, pinatay ko ng aircon nagbalabal ka pa ng ganyan. Nag-coat na nga ako, Lakay, kasi gustong, ano daw yung damit ko daw, ba't daw hindi pantay? Gustong-gusto parang panoorin ni Kuyang Dado Milagrito tsaka si Mr. Michael is my guy. Ay, akala ko, hihiramin nila yung damit ko. At Kuyang Amanda Tosino, ayan, mas sexy ka daw pagka, ano, ha, ayan. Kayo talaga, 2024, na ganyan pa rin kayo. Ay, Mr. Berheldegio, sir, good morning. Ayan, anti-mendicant silo, Lakay. Ayan, thank you po, ha. Sandali lamang at, teka, birthday nga pala ni Senator Tol ngayon, ha. Senator Francis Tolentino, sir, happy birthday ngayon po. Ngayon pala talaga, Lakay.
Okay. Ayan, yun, binabati ni ng kanyang kapatid, si Mayor Mosworshipful Bumble Tolentino ng Tagaytay City. Ayan. At, uy, happy birthday din kay Jem. Ay, Jem, happy birthday. Binabati ka ni parang boy. Ay ba, talaga, ha? Saan ba ang celebration? Far across the blue water, away over yonder. Ba't ka natatawa? Yan ang team song ng mga seafarers. Ayan, far across the blue water, Sister L. Parang ang lungkot ka sila, Kai. Ah, ganun ba? Eh, malungkot nga sila dahil may problema yata. Ayan. Alamin na nga natin that's kung so anong, sad naman. Ano bang New Year na New Year? Eh, may problema yata ang ating mga seafarers, ha? Nasa ating linya po mahabigan ang presidente ng Philippine Association of Maritime Institution. Ito kaya may kinalamba dun sa mga piratang nanghahijack ng mga barko dun sa ano? Sa saan lakay? Doon sa Africa, ano mga bang lugar na may mga nanghahijack ng mga barko doon? Yemen o Iba naman yata yun, lakay. Yan, nalilito na ako eh. Nagbakasyon ka lang sa Pangasinan. Hindi naman ako ng Pangasinan, lakay. Ah, hindi ba? Saan ka ba? Pampanga. Ah, Pampanga. Sa Mekeni. Mekeni, Mexico. Kaya pala amoy buro ka pa. Wala akong mahanap na buro, lakay. Nasa atin si Mr. Sabino Zara Manglikmot. Mr. Sabino Manglikmot, sir, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year. Good morning, sir. Magandang umaga po, lakay, at sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig po sa inyo. Kasama natin, sir. Kasama natin, sir. Thank you for the opportunity. Yes, sir. Kasama natin si Sister L. Oho. Good morning po, Sister L. Good morning, sir. Ayun, sabi ni Kuyang Noble Chester Guns ng NBI, Somalia, Kuyang. Somalia, oo, lakay, tama, Somalia. Sino yung, anyway, mamaya na nasa. Mamaya na. Mr. Sabino, sir, ayan, ano ba ang nangyayari po? Ano ba ang ating concern? Ano ba ang problema natin sa maritime industry? Mangyayari po kasi, Last year, December, lumabas po yung BICAM report ng consolidation bill ng Magna Carta for Seafarers. Okay. Ngayon po, may nakalagay doon na chapter 18 tungkol doon sa shipboard training or education and training ng mga seafarers. Mm-hmm. Eh ngayon, ito po yung ino-oppose kasi ng PAMI, ng association po namin. Bakit dahil po? Doon nakalagay doon sa section 84, na dapat lahat ng mga maritime schools ay dapat magkaroon ng training vessel para doon sa mga estudyante nila. Pangalawa, meron rin doon nakalagay na dapat limited ang enrollment ng mga maritime schools. Kaya ito pa lang, sinasabi nga namin, meron po kaming manifesto na pinalabas. Opo. Na we are saying that this will kill our industry. Because magkano po ang isang training vessel, no? Nasa 100 of millions po ito. Wow. Baka 200 million, no? Kasi i-retrofit nyo pa yan to from a ordinary vessel to a training vessel. So you have to retrofit the vessel. So it will cost somewhere around that much. Hindi pa natin pinag-uusapan yung operational cost po nito, no? Because how to maintain a vessel, nasa millions again, monthly yan, nasa 10 million a month po siguro ang maintenance yan. So Mr. Manglikmot, sir, sinasabi na hindi nyo kakayanin yung requirement ng batas na every maritime school ay may sariling barko. Hindi po kakayanin yan, sir? Hindi po kakayanin po yan. Napakamahal po para bumili. Mm-hmm. Ano ang ginagawa ng mga maritime schools sa pagdating ng training ng mga estudyante natin? Eh, saan po sila nag-training? Paano po kung wala tayong barko? Mm-hmm. Meron po kasi kami mga agreement with mga domestic and international shipping. Okay. And that is already sufficient enough at this point. Mm-hmm. Ngayon, itong sa mga domestic, lahat yan, sufficient enough at this point. Ang gusto kasi ng gobyerno dapat magkaroon para bawat isa. Mm-hmm. Kung bawat isa, talagang mamamatay. Kasi kunyari, out of 90 MHEIs, yung mga maritime schools, opo, 8 of them are state and colleges, state universities and colleges.
So ibig sabihin ang gobyerno will have to acquire training bases for the SUCs. Mm-hmm. Tapos sabihin natin 90, eh, saan ba natin ipaparado yung 90 training vessels? If ever we are able to get or to get training vessels, saan natin ipaparado yung 90? Mm-hmm. Eh dito na lang sa Luzon, there are already 30 schools. Mm-hmm. Well, eh, saan natin ipaparado yung 30 na yan? Mm-hmm. Sa bagay, medyo mabigyan na. Tsaka unang-una, let's face it, di naman kalakaran kinikita ng mga eskwelahan na pagdating sa mga sa ganito, ay mga tuition lang, ay hindi naman kamahalan ng tuition. That is true, that is true, kalakay, no? Mm-hmm. Ang mga estudyante ng seafaring o kaya mga seaman, no? Yung mga estudyante niyan, opo, ay anak ng mga magsasaka, no? Nung nagta-tricycle, mm-hmm, mga karpentero. Yung mga estudyante niyan, hindi naman anak mayaman mga yan, eh. Opo, opo. So, ever since the birth of maritime education, ang focus talaga ng mga estudyante niya ay mga nasa laylayo, may hirap. Kaya kung ito ay matutuloy, eh talagang wala ko talagang magago kundi magsara. Mm-hmm. Eh kundi kami tutulungan ng gobyerno, eh kung talagang mangyayari. Tsaka kung magsara kayo, eh yung dollar earning sector natin na mga seamen, eh malaki mawala sa gobyerno. Mm-hmm. Ayun po, tamang-tama po yung sinasabi nyo. No? You're very correct in saying that. Mm-hmm. Ang mga seafarers po ngayon, ang $9 billion ang contribution, wow, sa ekonomiya po natin, no? Mm-hmm. In an annual basis. Mm-hmm. Ngayon, kung kami magsasara, siyempre mababawasan yung maiproproduce na seafarer. Mm-hmm. So in a bigger picture, magkakaroon ng domino effect yan. Mm-hmm. Na balang araw, hindi na po tayo number one source of manpower for the seafaring industry, no? Opo. Hindi tayo na magiging number one, eh, magiging kulelat na tayo dahil we cannot produce the seafarers needed. Mm-hmm. In fact, lakay, no? Yes, masabi sir ko lang. Meron ang based on the recent studies, no? BCom studies. Meron tayong shortage of 30,000 seafarers. Wow. Mm. Oh, internationally 30,000, mm-hmm, lumalaki pa daw 'yun. Mm-hmm. Eh paano tayo, how can we maintain number one if we will be reducing the number of schools? Mm-hmm. Eh kaya nga tayo ang number one preferred, no, ng mga international shipping companies dahil we're the preferred seafarers, mm-hmm, for so long. Eh kung mababawasan yung potential natin to produce, eh mababawasan rin yung contribution natin sa bansa natin. So anong apilan? So ano po ang apilan natin? Kanino pa tayo umaapila, Mr. Manglikmut, sir? Ako sir, kami umaapila sana, no, matanggal na yung chapter 18 na yan sa consolidated bill niyan. Mm. I just want to make it clear that we are not against the Magna Carta in general. Opo. But what we are only against and so what we are opposing is only chapter 18 of the Magna Carta. Kung yan ay matatanggal, eh mas mabuti po para sa maritime industry ho natin. Mm-hmm. Sir, sandali, linawin natin. Ito ay bill pa lamang o batas na? Mm-hmm. Ito ay bill pa lang, kakatapos lang po sa BICAM. Mm-hmm. Ayan, December pa lang. Kaninong bill po ito, Mr. Manglikmut, sir, para matutukan natin, mm-hmm, or hingin natin ang kanyang ma-follow up natin. Sa House of Representatives kay Congressman Salo. Salo. Sa Senate bill, sa Senate kay Senator Tulfo po. Ah, okay, Senator Rafi. Idol pala. Kay Senator Rafi. Eh sige, i-refer natin kay Senator Tulfo yan. Mm-hmm. Pero kay Salo di natin kilala si sa Congressman Ron Salo ba ang tama. Anyway, oo. Si Ron Salo po ata. Ron Salo. Eh sir, as of now po, kumusta po yung ating count, yung bilang ng ating mga Marines, lalo na po yung mga fresh grad, yung mga pasampa pa lang ng barko? Kumusta naman po, sasapat naman po ba? Hindi pa naman po ba tayo kinukulang ng manpower pagdating sa mga seaman na pwedeng mga ibang bansa? Actually, sa ngayon, by the projections itself, sa ngayon, eh, medyo hindi pa natin na-meet dahil kalalabas po lang natin sa pandemya, maraming enrollment po bumagsak, okay, sa mga schools namin. But we are getting there. Mm-hmm. We are getting there. For the last several years, mm-hmm, after senior high school, tapos nagkaroon pa tayo ng pandemic, mm-hmm, eh talagang napilayan po talagang enrollment ng mga maritime schools. Teka muna sir, we are getting there. Hindi ba kayo naimbitahan sa Senado o sa Kongreso nung i-discuss po itong bill na ito?
Actually, sir, nung 17th and 18th Congress, in-invite po kami na may consultation po. Mm-hmm. But there was nothing in those bills na may nagsasabi na magkaroon ng sariling barko. Only on the 19th Congress, biglang lumitaw po yan. Mm-hmm. Pero nagsabit po kami ng mga opposition dyan. Mm-hmm. In fact, we had several meetings. Uh-huh. And we also had several meetings with the Office of Senator Tulfo. Kaya kung makikita nyo yung Senate version, mm-hmm. edi hamak, malayong-malayong improvement compared to the Congress version. Ayan, samantali ko na, baka makalimutan, Senator Idol, ayan. Mm-hmm. Joey, ayan, yung staff niya, pakicheck ito, takawan naman itong mga maritime schools natin. Mm-hmm. Lalo mga SUCs. Ayan, di kakayanin talaga, although na ideal sana, kaya lang, let's admit it, hindi kakayanin. Lakay, marami tayong kakilala na sa mga anak ng mga magsasaka na talagang nangangarap. Ay, yung iba, nag-a-apply pa ng school, scholarship, nag-working student para makapasok ng school. Ayan na. So, tama po yun. Oh, sige, hayaan niyo, sir, Mr. Manglikmot, at tutulungan po namin kayo para maipaabot itong inyong mga karaingan. Maraming salamat po, at in behalf of the 73 members of PAMI, kami nagpapasalamat sa inyong programa po. Saka na po magpasalamat pagka-approve na. Pagka po narinig na ang ating panawagan. Pagka-inaksyonan na. Pagka may action na po. Okay. Ay, tama. Sige po. Tama. Thank you. Yes, sir. Anong eskwelahan niyo, sir? Anong school niyo? Kaya ba yung anong maritime school ang inyong pag-aari? Midway Colleges po. Saan po yan? Midway Colleges. San Mebesia po. Mebesia. Ayan. Apo. Okay, sir. Maraming salamat po, at maganda umaga po sa inyo. Ito'y sana'y ma-action na itong inyong karaingan. Thank you and good morning. Maraming salamat rin po. Mga kaibigan, Mr. Sabino Zara Manglikmot. The second. May the second pala siya, Lakay. The second ba? The second. So, the junior pala siya. President ng Philippine Association of Maritime Institution, PAMI. Far across the ay, alam mo ako, si Sir L, gustong-gusto ko rin maging magsiman noon. Gusto mo magsiman noon, Lakay? Bakit hindi natuloy? May binabayaran din kwan din, parang placement fee. Eh. Okay. Na, wala nga akong hanap buhay. Di ba, bago parang pagsasampa ka, Lakay, yata may gano'n. Yung ano ba tawag doon? Mayroon dong term eh, Lakay eh. Apprenticeship. Apprentice. Gaganon sila. May placement fee na malaki-laki rin yan. Hindi kaya. Working student nga ako, may kaya. Ayan, Okay lang yan, Lakay, kasi kung naging seaman ka, hindi kita kasama ngayon. So, destiny ka na maging journalist. Napalagay ko. Kasi may maraming seaman din sa amin. Yung pinsan ko, si Manong Rudy Padamada. Ayan. Lakay, bakit ikaw seaman? Ako gusto ko maging sundalo dati. Wak ka sana, ha? Women Auxiliary Corps. Oo, Lakay. Bakit kaya ganun? Gusto ko maging sundalo dati. Ganun ba? Pwede pa naman eh. Ha? Hindi na kaya yun, Lakay. Pwede reserve. Ayan. Reservist. Ayan. Maraming reserve dito. Si Andy Vital. Si Yusek Cesar Chavez. Reserve din yan. Mga senador. Si Senator Loren. Reserve yan. Talaga ba, Lakay? Kaso mahirap kasi yung training, Lakay. Diba? Ay, baka hindi ko na kayanin. Tumatanda na. Charot lang. Kakayanin mo yan, ha? Sandali lamang, Nicole. Takbo na ekonomiya ngayong 2024. Inaantabayanan ng mga negosyante. Wait and see daw sila. Mm-hmm. Dahil sa posible epekto ng El Nino at mga gera sa ibang bansa. Si Ninong Ramon ang pala worried sa mga ganyan, ha? Oy, Lakay, may nag-message sa atin. Sabi ni Kasoje Jimenez, nag-commandant at nag-naval ROTC sa Midway daw siya. Magaling na school daw yan. Ang daming successful na marine engineer at maritime officers. Sana ba si, ha? Oo, yung Midway. Magaling Midway daw na school yan, Lakay. Talaga. Thank you, Kasoje. Ayan. Dapat, Senator Tol, ha? Pakitignan itong karaingan ng mga members ng Maritime Schools. Standby Milky, standby Val Gonzales, standby Edniel Parrosa. Oras, Sister L. It's 9:47.
champion. Gawang pin. It's 9:52. Anong report ni Manang Milky? Ayan, sabihin na natin yung problema ni Mr. Manglikmot kay Congressman Ron Salo. Ron Salo. Ipaabot natin kay Manang Milky at si Manang Milky na ang bahala. Pero alamin muna natin ang update dahil dyan sa Kamara, pagpapalawig sa RCEF or Rice Competitive Enhancement Fund para sa benepisyo ng agri-sector, ipinanukala naman sa Kamara. Sino ang nagpanukala niyan? RH12. Milky Rigunan, Mana Milky. Lakay Sister L, inirekomenda sa Kamara na palawigin pa ang RCEF or Rice Competitive Enhancement Fund. Ginawa ni Congresswoman Ria Vergara ang rekomendasyon dahil ngayong 2024 magtatapos ang implementasyon ng RCEF. House Bill 9547 ni Vergara, amyenda ng Agricultural Tarification Act para palawigin sa 12 taon mula sa kasalukuyang 6 na taon ang implementasyon ng programa. Batay sa batas, sa ika-6 na taon ng RCEF, isa sa ilalim ito sa mandatory review para malaman kung ipagpapatuloy, aamyendan o tuluyan ang tatapusin ang implementasyon. Para kay Vergara, malaki ang naitulong ng RCEF sa mga magsasaka sa bansa, lalo na pagdating sa pagkakaroon ng makinarya, access sa pautang, binhi at maging unconditional cash aid. Kaya naman, marapat lamang daw may pagpatuloy pa rin ito. Sa ilalim ng RCEF program, tinitiyak ang paglalaan ng 10 billion pesos na pondo mula sa tariff revenues sa loob ng 6 na taon para sa makinarya, mga binhi, development, propagation at promotion, pinalawig na rice credit assistance o pautang at rice extension services. Yes, Lakay at Sister L, tungkol doon sa panukala ni Congressman Salo, Lakay, siguro ay ipaparating na lamang natin ito. Pero sumedya na sa Bicam Oo nga pala, baka, nasa Bicam na. Nasa Bicam na. So baka pagtitibay na ito at maging ganap na batas. Pero mas maganda iparating pa rin, Lakay. Baka may habol pa sa pagsisimula uli ng sesyon. Siyempre siya ang author niyan at saka si Senator Tol. Senator Tol. Senator Idol pala, Erwin Tulfo. Raffy, Lakay. Raffy. Mekas-mekas ka na, Lakay. Congressman pala yun. sa dami ng mga Tulfo sa gobyerno ngayon, Lakay at Sister L. Ayan. Maraming salamat, Manang Milky. Happy New Year. Happy New Year, Lakay Sister L, para sa kauna-una sa Pilipinas. This is RH. Ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Oy, sandali lamang, Miss Nicole. Ayan, may panawagan din dito sa DepEd. Panawagan din sa DepEd. They are not paying a private school senior high school billings for school year 23-24. Ganun ba? Ano ba yun? Ano yung binabayaran sa ng DepEd sa ano? Mga private school sa senior high school. Di ko alam ito. Ha? Anyway, grabe yung termite gang. Sa kapapanood yata ng Netflix ito, Sister L. Nakakuha ng ideya, no, Lakay? 42 million pesos na halaga ng kasa at alahas ang nilimas ng mga magnanakaw sa isang jewelry store sa isang mall sa Osamis City. Ayan. At dati-dati, ano lang eh, mga pawn shop eh. Ha? Ngayon eh, mall na ang pinapasok nila. Abay sa report ng Osamis City Police, dumanda ang mga suspect sa drainage ng mall. Ayan, parang napapanood ko sa Berlin sa The Heist. Ayan. Oo, di ba, Lakay? Sa Netflix, ha? Yung naguhukay pa talaga Talagang effort lang. Kaya ilang araw no? Talagang pinaglalaanan nila. Pero may budget yan. Iba talaga yung plano. Tapos well-equipped pa sila, Lakay. Ayan, tinangay ang mga alahas sa jewelry store. At pati ATM sa loob ng mall, ha? Gaisano Mall yata ito eh. Ayan, tama, Gaisano Mall. Ayan kayo, mayroon tayong footages. Ayan, Gaisano Mall, mahabigan sa Osamis City, ha? Ayan, at doon, tatlong suspect, lima yung suspect mahabigan na meron ng hawak na persons of interest ang pulisa. Lima at patuloy silang patuloy silang iniimbestigahan. Ayan ba yan? Sabi, kanta mo na. Di ka kakanta. Sino bang leader yan? Si Berlin? Sino ba sa The Heist? Ayan. Money Heist. Ayan. Si Professor, si El Profesor.
Ay, Senator Tol Tolentino, sir. Ayan, binabati ka rin ni Yusek Cesar Chavez. Happy birthday. Alaba tayo dyan. Narito ang report mula kay Miss Nicole Lopez. Abay, ang mga negosyante, ha? Abay, sabi ni Ninong Don Ramon Ang, wait and see daw sila ngayong 2024 dahil nga sa epekto ng El Nino at mga gyera sa ibang bansa. Miss Nicole Lopez, ibalita mo yan. Nicole. Nakaantabay lang ang mga negosyante sa magiging itsura ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Ito ang sinabi ng business tycoon na si Ramon Ang dahil sa global factors na makakaapekto sa paglago ng ekonomiya ng bansa para sa 2024. Ayon kay Ang, President and CEO ng San Miguel Corporation, nasa wait and see position ang mga negosyante dahil sa mga gyerang nangyayari sa ibang bansa. Partikular na binanggit ng SMC President ang mataas na interest rates, ang Russia-Ukraine war at ang Israel-Hamas war, kaya't walang nakakaalam ano ang mangyayari. Sabi pa ni Ang, hindi lang ang gyera ang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas, kundi maging ang umiiral na El Nino at pagtaas ng presyo ng bigas sa world market na baka makapagpasipa pa sa inflation, bagay na ikinababahala nilang mga negosyante. Pero kung pag-uusapan ang kuryente, sa palagay ni Ang, wala magiging dagdag na demand sa susunod na tatlong taon. Sa kanyang tansya, sinabi ng business tycoon na baka mangailangan ang Pilipinas ng dagdag na supply ng kuryente pagsapit ng 2027 o 2028. Ayon mismo kay Ang, kung magkakaroon ng posibleng pagbagal sa power demand, babagal din ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero noong 2023, sinabi ni Ang na naging maganda naman ang takbo ng ekonomiya ng bansa at sapat naman ang supply ng kuryente. Aabangan lang anya nila ang magiging economic growth ng Pilipinas ngayong 2024 dahil sa mga nabanggit niyang global factors. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 55 pesos and 67 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Nicole. So, paano yung airport ni Ninong sa Bulacan? Hindi mo na itutuloy ba? Oo nga. At ayan na pumahayin ang kabuhan nating palatuntunang damdaming bayan. New Year's resolution na sister. Happy New Year, Mama Yoli. Love you, Mama. Bawal kami mag-overtime. Rasyon. Ako po si Deyo Makalma. Sister El po, Elaine Apiti, stay safe. God bless. Oras. Alas G's. Hanggang kailan yan. Bye-bye. Ingat.